So hi guys, good day, welcome back to my channel, and this is Marky. At sa araw po nito, sa video na ito, magfa-farm visit tayo dito sa Nazareno Farm. At ano bang meron sa kanila dito? Ito guys ay layer production ng chicken. Okay, so paitlugan. So papakita natin kung ano ba ang design ng kanilang housing dito pagdating sa layer chickens. So tara, samahan nyo ako guys, let's go! Ito, kasama ko ngayon si SP. So, siya yung technician dito sa aming lugar. So, siya yung magpapasyal sa atin dito kasi isa to sa sinusuplayan niyang feeds dito sa farm na ito. At sasamahan niya tayo ngayon. Yes po. Ayan, kaway-kaway ka naman, sir. Ayan, si Sir SP. Basta. Ayan. Grabe git kainit sa tunga ambo. Init po. Sunit taga-harvest itong iso. Sa hayar, wait lang po siya. Uri ko ano. Oh. Mukay. Diyan na yan. Dulo. Mga ilang pila rin ni ka kuan? Buwan. 8 months pa yun? Ah, 8 months pa. Ayun. Dominant beta ng mga po. Ah, mga dominant CZ. So meron din siyang ano, dominant CZ na tinatawag. Mga brown eggs, no? Oh, brown eggs. Brown eggs. So ginawa siyang layer din. Itlogin at ganyan ang itsura niya, mga dominant ZZ. Aming itlog. Ito na yun. So ito guys, feeding time ngayon. Meron tayong 4 layers dito, no? Both sides, four layers. So kaka-harvest lang nung mga itlog kani-kanina lang. At heto, kumakain na ngayon yung mga manok. So yung style, yung design nila, sa ilalim yung feeder ito, tapos yung water nila nasa itaas. Yes. Puro screen lang yung ginagamit na materyales na pangsahig, at saka may bakal sa ilalim para mas matibay. Ayan, para hindi lumundo, ano? May bakal sa ilalim, tapos screen na plastic. And then yung gilid, screen din. So kada cage merong tatlong heads. So tinatayang nasa 1,600 heads po yung nandito. Ang ganda tignan, no? Ang ganda nila panoorin. Eto, anong size so nito? Anong size? L. Ah, XL na to, no? Mm. Ang laki. Laki. Ang laki ng itlog niya. So ito na yung na-harvest nilang brown eggs. Mm. So ano ba yung tamang position kapag ginalalagay sa tray? Nasa ilalim yung matulis o nasa ibabaw? Ilalim yan. Ilalim, yeah. Ano? Mas maganda kung nasa ilalim, ano? Yun yung tamang position para yung hindi ma position, para hindi yung, ano, masira. Mm. Para hindi mag-crack nga yung itlog. Yeah. So may mga white. Ito. Jumbo na yun. Jumbo na ito, ano? Jumbo na. Lucky guys, oh. Ano mo? Jumbo na ito. Na super. So magkano na to sir sa market? Magkano pa ganitong isang piraso? 12. 12 na ang isa nito, no? Pero sa gate farm? Kung sa farm, ganyan talaga. Magkano ganun sir? Pa rin, tag 12. Ganun pa rin, 12 rin. Ah, okay. Pero dito naman, kailangan bultuhan, ano? Bultuhan. Bultuhan ng pag sa kuha. Pag
by 3 na yun. Anong gamit pong feeds dito, sir? Ang feeds dito, ang gamit is layer 1. Layer 1. Okay, so mash na layer 1. Ito ito ay pang layer talaga siya. Sa isang araw, mga ilang kilo or ilang sako ang nagagamit sa isang araw sa 1,600 heads? 1,600 heads. Upat. Upat. Ang kada adlaw na upat. Apolo. Tulo ka sako. 3 bags. Ah, 3 bags. So tatlong sako, ano, so 50 kilos each bags. So 150 kilos sa isang araw, ano? Oh, okay. Yun. Tapos sir, sa isang araw, magkano, ilang itlog naman ang napoproduce nila? 42. 42 eggs. 42 ka-3. Okay. 42 ka tray. 42 tray. Ang dami rin pala, ano? Tapos ang harvest nito, sir, ay morning at saka afternoon, ano? Everyday. Kaya alas 11. Everyday. Kada alas 11 ang harvest. Ayan, ayan. So ito yung gamit na feeds. Ito ang gamit na feeds. Chicken Feed layer Express. Mash. Oh, si Feed layer Express mash. Ang nagpo-produce dito, nag-supply dito. Ayan, ayan. So ito yung mga may laking production. Ito ay kalo naman. Kal. Ah, so ito yung mga kals. So anytime pwede na itong ibenta rin, ano? Pwede na. Pero ang size ng nila niya is malaki na. Malaki na, no? Mga jumbo na. Ah, jumbo at extra large. Jumbo at large. Ayan, si madam nag-harvest ngayon. Ayan. Pang ilang tray mo na yan ngayon, ma'am? Ay, ang dami na. Marami na. Ay, marami na din na mabilang. So, nasa 45 trays ang na-harvest nila every day. So, ang dami na. Imagine, guys. Pagkal na, mas lumalaki yung size ng itlog, ano? Okay. Ilang buwan, sir, bago kinakal yung manok? Bago itanggalin? 24 months. So, dalawang taon bago kinakal. So, bago tinatanggal, bago pinapalitan, ano? Pinapalitan yan. Dalawang taon. So, napapakinabangan siya ng dalawang taon, ano? Kailangan panibago after 24 months or dalawang taon. So matagal din ang pakinabang niya, no? So mababawi mo talaga ang gastos mo. Ayun. Ito to, mabinta pa to. Oo. So pag kinakal siya, nasa 120 per piece, ano? Oo. Ang bentahan ng isa. So pera pa rin yun. So kahit na hindi na siya mapakinabang sa itlog in the after 24 months, pagkal na, pwede pa rin pagkakitaan. So per head nasa 120 per head ang pwede mong ibenta. Ayun. So karne. Ayan. So kapag plan natin na magtayo ng ano, ng layer chicken, dito na tayo kukuha, no? Dito na tayo bibili ng mga manok. Ayan. So ang magiging production nito is mga jumbo size XL. Or XL. Ayan. Ganyan. So may plan kasi kami, ito aking kaibigan, technician. Yes. May plan kami na magtayo ng small scale na layer chickens dun sa farm. Luman. Oo. Breed. Tapos siguro dito na kami kukuha kasi maayos naman at healthy naman yung mga manok at sanay sila sa ganitong klase ng pagpapakain. Ayan. So lalaki ng size ng nila, ng production ng egg. Ayan, tinan mo. Jumbo. 12 pesos ang isa, no? So may kita ka talaga sa pagmamanukan o sa itlogan. So umiinom, ano? Fresh water ang nilalagay. So, gano'n ang oras, kailangan mong painom, ano? Kasi alas 11 ngayon, mainit ang panahon. Kailangan mo na. So, kailangan may fresh water. Ayun. Yan daw. So, sa gabi, iniilawan to, sir. Ah. Sa gabi.
Mga anong oras rin nagpapailaw? Nagbubukas ang ilaw? Alas 9. Ng alas 5. Alas 5 hanggang? Alas 9 ng gabi. Alas 9 ng gabi lang. Tapos pagdating ng alas 9 ng gabi, patay ng ilaw? Patay. Ah, para makapagpahinga sila. Oo. Pailaw ka rin ng ano, alas 4. Alas 4. So, alas 6. Ah, okay. So, hindi siya masyadong magastos sa kuryente, ano? Kasi alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ang pailaw. Tapos pagdating ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6. Ah, so yun yung open. So parang yun yung senyales na kakain sila, no? Ah, okay, okay. Hindi pala masyadong magastos din sa kuryente. So yung ilaw kahit LED ganyan, mga LED or hindi kailangan yung dilaw, no? Ah, ganyan lang LED lang. Oo, maliwanag lang. Oo. Tapos pagkatapos ito, sir, tatanggalin din yung tubig. Oo, kapag umaga. Oo, lilinisan ano? Ah, tuwing umaga yun. Oo, tuwing umaga, lilinisan. Oo, lilinisan para walang lumot-lumot, no? Oo. Okay. Anong size ng ano, sir, nito? Anong size nito? Sukat ng isang kulungan. Parang 16, ano? 4 feet, no? 2 feet. 2 feet yung nandoon. 2 feet. Tapos dito, 1 feet. Kwadrado na. Ah, kwadrado. 2 feet, 2 feet. Oo, 2 feet kwadrado. Ah, okay. 2 feet kwadrado ito. So, ang gagawin natin sa ating next project, eh, 1 by 1:1, ano? 1:1. Sa isang kulungan, isang manok lang. Parang ganun lang. So, pwedeng hatiin na ito, ano? Hatiin ang isa. Oo. Ano ba advantage nun, sir? Namang kagandahan sa kanya? Pag 1:1. 1:1 is healthy. Mas healthy ang manok mo kasi walang ano, walang hindi yan na stress. Ah, okay. So hindi sila nag-aagawan sa pagkain. Ito kagaya nito. Tatlo sila. Tapos pag hindi ka paano magpapakain sa kanila, normal pa 'yon. Pero pag mapakain naman sila pag dating ng alas 3, parang ano, nag-aagawan. Ah, okay. Stress yung manok. So kailangan 1:1. Oh, para hindi sila nag-aagaw sa pagkain, mas nakakain sila ng mas maganda, marami. Oh, mas maayos. Tama, no. So healthy sila, no. Ito kaya lang ganito ginagawa kasi syempre farm ito at saka mas makatipid din sa kulungan, ano. Tapos kailangan ng ano sa isang kulungan is 4. Apat talaga 'yun kasi wala nang iba. Oo. Ano, pakain mo. Tatlo. So ito, kagaya na ito, apat ito. Oo. Ito, apat. Oo, apat. Ayan. Yan. Ganyan talaga ang tama niyan. Ah, ganyan ang tama, ano? Kaso, para ang ano, para pag aagawan nila, hindi sila masyadong stress. Kasi, tiit. Ah, okay. So, nagkakaipitan sila. Okay. So, parang tao lang, ano, kapag nasa isang area kayo, tapos ano, masikip, syempre, mainit nga naman. Mainit. Oo. So, kailangan naman, tama. Ano, pag pakain na, kailangan level. Level sila. Oh, okay. Ito, ubos ka agad, oh. Apat yan sila kumakain. Ubos ka agad, oh. Ubos ka agad yung pagkain. Kailangan ito. Kung dami ang manok mo, kung marami na. So, anong oras usually, sir, ang pakain sa kanila? Ano sa ang umaga, tama? Sa umaga, ang tama sa pagkain mo, alas 6. Alas 6? Sa umaga? Sa umaga. At sa hapon naman, is alas 3. Alas 3. Sa alas 12, hindi na. Hindi na. Wala na. Nag-iitlog na yan. Nag-iitlog ng ano, production na yan. Okay. Hindi yan pwede distribuhin. Okay. Okay. Anong oras usually, sir, ang oras ng pangingitlog nila? 9 to 10. 9 to 10 or 11. Okay. So, yun yung time. Ang iba, hindi maka-itlog ng umaga, doon na sila sa ano, hapon. Hapon na. Basta everyday nangingitlog talaga ang manok. So everyday may pera, ano? May pera na pumapasok. 'Yun yung maganda. Correct, correct. So parang sabi mo nga nung una na nag-usap tayo, may 10 piso kada araw, ano? 10 piso. Kailangan may 10 piso kada araw. Correct, correct. Baba lang gana 'yun. Correct. Kasi ang iba nga ano, merong farm nga ano, pero ang tagal ng income.
Dahil langin kami, kunyari na lang sa koprahan. Mm. So maghihintay ka ng 3 to 4 months. Ito oh. araw-araw may pera. Di ba? Yun yung kagandahan eh. Oh. Oh. So passive income ang nangyayari dito. Ang kailangan mo ito is ano, customer. Customer. So pagdating sa customer sir, hindi naman siguro mahirap ano? Ay, hindi mahirap. Oh, kasi may unang-unang market diyan, yung tindahan. Tindahan. So yung mga sari-sari store. So bakery. Oh, yun, number one ang bakery. Pangalawa. Oh, pangalawang bakery kasi kailangan nila yun sa recipe nila eh. Recipe. Correct. Lalo na yung ano, cake. Mga cake. Oh, tinapay. Lahat kailangan ng itlog eh. Oo, kailangan ng itlog. Everyday talaga kailangan ng itlog. So ang maganda dito, fresh siya dahil galing sa farm nga ano, dito lang sa atin. So hindi siya ini-import o hindi galing sa ibang lugar. So fresh talaga. Correct, correct. So sa ano sir, ano bang masuggest mo sa bilang mag-uumpisa pa lang? Ilang manok ba ang kailangan para magsimula? Mga ilang heads? Ang advisable? Sa akin is 500. 500 talaga. Bakit sir? Anong explanation kung kasi 500? Kung sa bakuna tayo mag ano, mm-mm. Kailangan ng 500. Kung 200 lang, lugi. Lugi. Ah, okay. So sa bakuna pa lang, lugi na tayo. Lugi dyan. Na. Oo. Tapos sa feeds pa lang, feeds ano? Feeds pa lang. Pero kailangan mo ng ano, yung maliit. Oo. Maliit din ang kita mo. Mm-mm. Pero kung malaki-laki, tama, 500, tama. Malaki din. Malaki rin. Malaki ang balik. Oo. Okay, okay. Ngayon, kung sakali, mag-uumpisa tayo, ano, yung mga nanonood, yung mga nagpaplano na magla-layer chicken o magpa-itlogan, ano bang mas maganda? Yung RTL o yung magsisimula tayo sa, yung kagaya na to? Yung mga CAL or yung mga RTL o mga ready-to-lay? Or yung mga sisiw, mga sisiw pa lang. Probably yung ano, RTL. RTL. Ah, okay. Mas mabilis ang production. Kaya, bata pa lang yan eh. Mm-mm. Kailangan produce lang ano, production ng tamang-taman, bulo. Mm-mm. Samantala kung layer na ta, ano, kal ng kal na. Mm-mm. Unti na lang yung oras niyan, unti na lang ang buwan ang niya. Panahon. Ang panahon. Mm. Bago siya, ano. Mm-mm. Kasi kal na yan eh. May binta na yan. Magkano ba ang range ng ano ngayon sir? Yung mga RTL, magkano ang kada isa? 490. 490 na? Ang isa? Sa ngayon. Uy. Pero mayroon pang ano, mababa pa lang ng presyo. So mayroon, makaka-discount? Oo, 350. 350. Pinakasagad 350. Na, ano yan? Mababa na yan. So yung mga kal, kagaya na ito, 120 ano? 120. Pero yun nga, sabi mo, konti na lang yung service niya, ano? Kung baga yung servisyo niya. So, sa mga sisiw naman, magkano ang sisiw ngayon? 60 pesos. 60 to 90. Pero, papalakihin mo pa yon. Tumayan. Oo. Hanggang 5 months. Bago kumita ng ano. Ah, okay. So, ang manok pala, in 5 months, nangingitlog na. Oo, yes. Ah, okay. 5 to 6 months, ano? Mayroon ng itlog yan. Mm-mm. Pero maliliit pa. Mm-mm. Ah, piwi ang tawag doon. So, yun yung mga maliliit pa lang, ano? Okay. After 2 months, yun na. Mm-mm. Mas malaki na ang production. Large na. Large na. Mm. Okay, okay. Ilang heads ang sinimulan nyo dito? 500 talaga ang umpisa nyo dito. Ang umpisa namin, threat. Okay. Hanggang sa umabot na doon, ano? Ang laki. Nandun ka. Ah, doon pa yun. Yun yung luma na area na doon. Ano? Okay. Nag-starting ng 500. So, ayan. Harvest na, sir, no? Oo. Oo. So, ang gagawin dito, de-deliver to ngayon o may kukuha? Mamaya. Mamaya. Ako lang din mag-deliver. Ah, ikaw lang din mag-deliver, ano? Ayan. Mamaya yung... pa ito. So, 5 p.m. Kwarta na, no? Kwarta na. Pera na. Pera na. So, ilang tree ang na-harvest nyo ngayon, sir? Ngayong umaga, 36 yata. 36? Grabe, ang dami. Tapos mamayang hapon, meron pa yan. So basta in total na everyday production nyo is 43 to 45 ang everyday na production. Grabe, no?
Ang dami, ang dami. So mga jumbo size ito. Mas mahal ba sir ang jumbo size? Mas mahal? Oh, mahal. Magkano ang isang tracer sa isang jumbo? 245. 245. Pag medium to Medium. Ang medium 225. Tapos ang XL? Ang XL 235. 235. Ang large? Ang large 230. 230. Ang small? Ang small wala nang small. Wala nang small 'yon. Ah. So 'yun yung binebenta niyo sa market ano? Oo. Ah, okay. Kasi may edad na 'tong mga manok. Kapag bata pa may small. May small. Ah, okay. Wala na. Ah, tama. Medium na, medium, large. Hanggang mula medium hanggang jumbo ang production niya dito. So mas malaki. Oo. So hindi lugi, hindi lugi ang bibili. Hindi lugi. So ito pa yung bata oh. Anak-anak mo to, sir? Hindi, pamangkin. Ah, pamangkin. Oo. Ayos. So saan niyo binebenta yan, sir? Saan niyo dine-deliver? Doon pa rin sa bahay nila. May tindahan sila. Oo, may tindahan. Ay, may-ari nito, may tindahan. Ayun. So may iba rin doon, mga heritage naman nandoon. Ito rin, heritage. So brother. Ayan ang production. 37. So mamaya, madadagdagan pa yan. So ayan guys, ang ating video for today. Sana may natutunan kayo dito sa ating vlog. At hanggang sa susunod, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Thank you so much sa panonood. Please like, share. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat guys. Bye-bye. Bye. Ayun. Ayos.